Hello everyone, welcome back to my channel. Kumusta na tayong lahat guys? Sana okay lang tayo. So today video guys, gagawa tayo ng sweet na naman. Pero napakadali lang niya gawin guys. Simple lang, lahat ng kakailanganin natin para sa recipe na to, nasa bahay lang natin. Di na natin kailangan bumili ng bonggang-bongga. So umpisahan na natin. Need natin ng yan, para sa lutuan natin. Tapos, need natin ng 2 cups ng milk. Yan guys, need natin ng 2 cups ng milk. So, wait lang, kuha muna ako ng milk kasi hindi nagkasya. So yan, 2 cups na. So ngayon, ready na yung 2 cups ng milk natin. Lalagyan na natin ng sugar. 1, 2, 3. Ako kasi sa 2 cups ng milk, nilalagyan ko siya ng 3 tablespoon ng sugar. Pero depende sa gusto nyo yung tamis guys. Kung gusto nyo ng mas matamis, lagyan nyo ng 4. Nasa sa inyo yun kung ano ba ang ano nyo, taste nyo sa ano. Sa sweet, gusto nyo ng matamis na matamis. Gusto nyo ng katamtaman lang. So, kayo yung magde-decide sa sugar. So, yung dalawang ano, yung dalawang, ano ba to? Dalawang cups ng gatas, lalagyan din natin ng 2 tablespoon ng corn flour. Yan, 2 tablespoon lang. So, ngayon, haluin na natin siya. Tapos, kung gusto nyo pala ng marami, yung marami kayong gagawin na mahalabeya, yung tawag sa ano, sa Arabic, ewan ko lang sa atin kung ano, pwede nyo lagyan ng 4 na ano, baso ng sugar, tapos kada baso isang ano, isang asukal, isang tablespoon ng asukal at isang table ng corn flour. Pero tulad nga ng sinabi ko, kung gusto nyo ng mas matamis talaga yung sweet nyo, nasa sa inyo yun sa pag-add nyo sa asukal sa mahalabeya natin. So, haluin ko na ito guys. Tapos, lalagyan natin siya ng rose water. So, basta pagkatapos ito na pakumbay na natin lahat-lahat yung ano, ingredients, saka natin siya ilalagay sa apoy. So, haluin ko lang, balikan ko kayo. So, yan guys. Ngayon, lalagay na natin siya sa apoy. So, yan na yung ano natin. Yan. Diyan natin siya lulutuin. Haluin lang natin siya ng haluin guys. Hanggang sa makuha na natin yung texture na gusto natin. Ganyan lang. Basta hindi tayo maaano, makakaligta sa paghalo sa kanya kasi baka masunog siya sa baba. So, yan. Halo lang ng halo, guys. So, kapag ganyan na siya, tingnan nyo, kapag ganyan na siya, ilalagay na natin yung rose water natin. Need natin ng 1/2 tablespoon ng rose water. Hap lang guys ha, hindi masyado marami. Tapos, 1 tablespoon ng vanilla. Pero ang vanilla guys, optional lang naman kung gusto nyo lagyan. Kung hindi, okay lang din. So, yan. So, ngayon haluin natin. So,
So, ngayon, ready na siya, guys. Patayin na natin yung apoy natin. Tapos, ilalagay natin sa lalagyan na gusto natin. Nakita nyo guys, ganyan siya, ganyan ang kailangan natin. So yan guys, nalagay ko na siya sa lagayan. Nakita nyo, so wait lang natin siya lumamig. Pag lumamig na siya guys, tatakpan natin, tapos ilalagay natin sa ref ng 2 to 3 hours. Tapos kung gusto pala natin lagyan siya ng garnish, pagka malamig na siya, nailagay na natin siya sa freezer 2 to 3 hours. Ilabas natin, tapos lagyan natin kung anong gusto natin garnish. Kung gusto natin ng pistachio, gusto natin ng nuts, durugin natin, o gusto natin ng raisins. Nasa sa atin guys kung anong mga taste natin sa garnish niya sa itaas. So, yan lang. Guys, thank you so much. So, yan guys. Ngayon, lalagyan na natin siya ng garnish niya. Pero, ako ang nilalagay ko, nuts at saka yung raisin. At pag naglagay pala ako ng nuts, guys, hindi ko siya masyado dinudurog. Kasi, mas gusto ko yung may ano-ano pa siya. So, yan. Lalagyan na natin siya ng nuts, guys. So, ngayon, lalagyan natin ng raisin. Pero, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, guys, yung garnish niya, kung anong gusto niyo, kung gusto niyo lagyan ng nuts lang, gusto niyo lagyan ng raisin lang, nasa sa inyo, guys. Pero, ako kasi, mahilig ako maglagay ng ganito, kasi, paborito ko itong mga bagay-bagay na ito. So, ayan, guys, nakikita niyo, di ba, ang ganda niya kapag may garnish na siya, hindi na siya plain na plain. Try nyo guys, for sure magugustuhan nyo. Promise, masarap siya. So, yan na siya guys. Tapos na natin siya nilagyan ng garnish niya. So, ready to eat na siya guys. Pero mamaya-maya pa natin kainin, syempre. Thank you for watching guys. Sana magustuhan nyo yung video natin for today. So, thank you, stay safe. God bless us all and happy Ramadan to all. See you for my another videos guys.